Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Lady Cat. So for today, guys, tuturuan ko kayong gumawa ng simpleng merienda, no? Kasi meron kami actually tasty bread na malapit na ang ma-expire, na ang dami-dami pa niya. So sabi ko, gagawin ko siyang pizza. Pero gusto ko yung pizza, medyo crunchy siya. Or toasted, kumbaga. So tuturuan ko kayo, guys, gumawa nitong aking toasted pizza. So para sa mga momshies na merong mga leftovers ganyan. So itong recipe nito or itong pagkain na to, pwede niyo i-serve sa inyong mga sa ating mga anak, sa ating family. Okay? So very very sa halip na itapon natin siya, lalo na yung mga pinapay na luma na. So sa halip na itapon na natin siya. So ayan, pwede pa natin siyang gawan ng isang recipe para mas maging enticing sa ating mga kids. So guys, without further ado, start na tayo dito sa ating crispy, crunchy pizza. Galing ko ng tawag sa kanya, basta pizza siya. So ayan guys, ang kakailanganin natin sa ating recipe ay itong mga ito. Unang-una guys, meron ako dito mga, ito yung mga tinapay. Okay, so kung mapapansin ninyo, pinahanginan ko siya. So talaga sinadya ko siyang pahanginan. Siguro kaninang umaga ko pa siya iniwan sa isang lalagyan para tumigas siya. Medyo tumigas siya para pag binake natin, malutong siya. Okay, hindi siya yung makunat. So, ayan, meron ako mga tasty bread. Tapos meron ako ditong Del Monte Quick and Easy Italian pizza sauce. Sin ako guys na quick melt, okay? Quick melt cheese. So, simpleng-simple lang gawin ito, guys. Unang-una yung tasty bread. Okay, paan ba? Tatanggulan natin siya dito. So, unang-una guys, yung tasty bread ito, lalagyan lang natin siya ng sauce on top. Ayan. So, nalagyan na natin siya ng mga sauce. Ayan. Ito na siya. So, bubudburan lang natin siya nitong quick melt cheese. Ganyan lang kasimple, guys. Maraming cheese. The more, the merrier. Si Andre kasi mas gusto lang niya yung ganitong simpleng spaghetti, pizza, yung cheese lang at saka yung may sauce yan. Okay na si Andre sa ganito. Lagyan na natin. Cheese. Guys, so after nyan, ayan, pinapainit ko na yung aming oven. Ayan, naka-preheat na itong ating oven. Ilalagay lang natin yung ating pizza sa loob. I-bake lang natin siya, guys, for around 5 to 10 minutes. Ang ating temperature ay 180 to 200. Okay, degrees Celsius. So, antayin lang natin siya, guys. Tignan-tignan lang natin once na nag-melt na yung cheese, okay na yung ating pizza. And guys, tapos na. Ito na yung kinalabasan. Ito na yung ating thumbnail. Ito na yung kinalabasan na ating pizza.
pizza. Ayan na siya, guys. So, ayan. Eh, tsura, nagme-melt pa yung cheese. Yan, yan. Ang special dito sa pizzang to, sinilagay ko sa labas muna yung tasty na luma. This is so crunchy. Mm. Crunchy siya, hindi siya makunat. So, yun yung technique, guys. Kung gusto ninyong gumawa ng isang crunchy or toast na toasted pizza, so, yun yung ating technique. Mmm, yummy. Mamshies, nakatulong itong napakaliit at napakasimpleng video na to sa mga naghahanap ng mga easy to make merienda para sa ating mga family. So, kung nagustuhan ninyo yung ating video, mga guys, don't forget to hit the like button. Huwag niyo rin kalimutan mag-share at please subscribe to my YouTube channel. So, ito guys, sobrang simple, sobrang dali na gawin. Okay, so sa mga mommies on the go, madaling-madaling i-prepare. Tignan niyo, na-prepare ko lang siya in less than 30 minutes. So, meron ng kagad simpleng merienda ang family. Okay, guys. So, maraming salamat sa panonood. At hanggang sa uli din. Bye!